Ang tanong para sa video na ito, ano ang binabantayan ni Tandang Dimas? Matapos mapagaling ni Tandang Dimas si Eric, naging malapit na ito sa matanda. Sa tuwing nakikita niya itong lalabas ng kanyang bahay, ay nilalapitan niya ito at kinakausap. Masaya naman ang matanda sa ginagawa ni Eric. Dahil sa totoo lang, wala ding kumakausap sa matandang iyon, maliban na lang sa mga pasyenteng kakilala na siya. Madalas kasing nag-iisa ang matanda. Pumupunta lang ito sa bayan upang mamili ng mga pangangailangan at umuwi din kaagad. Ngunit, simula nang gamutin nito si Eric, nagkaroon na siya ng kaibigan. Paminsan pa nga, may gaganaping handaan sa bahay nila Eric. Kaarawan ito ng kanyang ina. Inimbitahan ni Eric si Tandang Dimas. Nung una ay hindi pa ito pumayag, pero dahil pinilit siya ni Eric ay wala na ding nagawa ang matanda. At isa pa, sila-sila lang naman ang naroon sa bahay. Isang maliit na salo-salo lang. Alas 11 yon ng umaga at saktong tanghalian ng ginawang salo-salo ng pamilya. Habang nag-iintay sila na ihain ang mga pagkain sa lamesa sa labas ng bahay, kinausap ni Eric ang matanda. Mang Dimas, tagasan po ba talaga kayo? Sabi po sa akin ng tatay ko, hindi ka daw po niya nakikita dito sa lugar eh. Tanong ni Eric. Taga dito din ako. Kaso hindi lang ako masyadong lumalabas ng bahay. Marahil hindi ako nakikita ng tatay mo. Pero siya, palagi ko siyang nakikita. Bata pa yung tatay mo, lagi ko nang nakikitang nanguhuli ng ista doon sa may sapa. Tugon ni Tandang Dimas, ang likod kasi ng bahay nila Eric ay isang maliit na sapa. Matanong lang kita, Manong. Bakit hindi po kayo lumalabas? Napakalungkot naman po ng buhay niyo kung ganun. Saka napansin ko din po, walang kuryente dun sa bahay niyo ah. Hayaan niyo, Manong. Kakausapin ko po si tatay na kabitan kayo ng kawad. Para mula sa bahay namin papunta sa inyo, magkaroon po kayo ng kuryente. Muling wika ng binata, ngunit tinanggihan ito ng matanda. Masanay daw siya na gasera lang ang ilaw tuwing gabi. At isa pa, hindi din naman niya ito magagamit. Dahil pagsapit ng alas 6 ng hapon, natutulog na si Tandang Dimas. Simula ng araw na yon, naging bukas na din ang matanda sa binata. Minsan niyang isinama si Eric sa kanyang bahay dahil may binili itong isang sako ng bigas. Hindi niya ito kayang buhatin papasok ng kanyang tahanan. At sumakto namang si Eric ang kanyang nasakyan pauwi galing doon sa bayan. Mang Dimas, ako na po yung magpapasa ng bigas. Malayo pa po yung bahay niyo dito sa kalsada eh. Wika ni Eric, sabay buhat ng sako ng bigas. Ayun, maraming salamat ha. Medyo masakit na rin kasi yung likuran ko eh. Tumatanda na talaga. Tugon ni Tandang Dimas at kaagad na silang lumakad papunta sa kinaroroonan ng bahay ng matanda. Pagdating nila doon sa lugar, napanganga si Eric. Hindi niya akalain na maganda ang bakuran ng matanda. May iba't ibang tanim na halaman at punong-puno ng pananim sa buong paligid. Karamihan dito ay mga halamang gamot
at mga tangkay na doon pa lamang niya nakita sa buong buhay niya. Natulala si Eric sa kanyang mga nakita, na kahit napakabigat ng dala niya, hindi niya ito iniinda. Inikot niya ang kanyang paningin sa buong kapaligiran. Manghang-mangha siya. Bumalik na lang siya sa kanyang wisyo nang makita niya sa harapan niya si Tandang Dimas na nakangiti. Oy, Eric! Ilapag mo na yung bigas ay nakukang bata ka, oo. E mamaya makuba ka pa niyan eh. Wika ni Tandang Dimas at kaagad namang inilapag ni Eric ang bigas. Hinila niya ito papasok ng bahay. Akmang lalabas na sana si Eric nang mapatingin siya sa isang kakaibang sisidlan na nakalapag sa isang estante. Isa itong garapon na naglalaman ng iba't ibang uri ng halamang gamot. Namangha siya kaya nilapitan niya ito. Laking gulat niya nang bigla niyang nakitang gumalaw ang isa sa mga ugat. Napaatras siya sa sobrang pagkagulat at hindi niya namalayan na nasa likuran niya ang matanda. Napatitig siya kay Tandang Dimas na nooy nakangiti lang sa kanya. Saka pa lamang napansin ni Eric ang buong bahay. Napakaganda ng loob ng bahay at hindi mo akalain na pumasok ka sa isang kubo. Kaya nang dahil sa pagkamangha ni Eric, nakailang beses siya nang labas-pasok upang siguraduhin na sa kubo nga siya pumasok. Ano bang ginagawa mo? Ngayon ka lang ba nakapasok sa kubo? Eh para kang timang. Halika, doon muna tayo sa likuran ng bahay. Magkape muna tayo bago ka bumalik sa biyahe. Yaya ni Tandang Dimas, kaagad namang sumunod si Eric sa kanya. Mas lalo pa siyang namangha dahil paglabas nila ng pintuan patungo sa likod ng bahay, tila nasa ibang lugar siya. Ang likod ng bahay ng matanda ay punong-puno ng iba't ibang uri ng magagandang tanim. Hoy, ano't nakatulala ka na naman dyang bata ka? Halika, doon tayo sa bandang lamesa. Magandang maupo doon, presko ang hangin. Wika ni Tandang Dimas habang bitbit ang dalawang kape ng tasa. Hindi maiwasan ni Eric na isipin ang nakita niya kanina. Kaya kaagad itong nagtanong sa matanda. Manong, yung garapon po na may ugat, ano po yun? Saka bakit po gumagalaw? Tanong ni Eric kay Tandang Dimas. Tumawa naman ang matanda ng malakas. Ay nako, dapat pala nagdala din ako ng tinapay. Dahil sa napapansin ko sa'yo, hindi ka lang inaantok, gutom ka pa ata. Ay nako, sandali lang ha, kukuha ko ng tinapay. Tamang-tama, may binili ako doon sa bayan kanina, bagong luto. Tugon ni Tandang Dimas, at habang naglalakad ito ay sinusundan niya ng tingin. Hindi sinasadya ni Eric na mahagip ng tingin ang isang imahe ng babae na nakatago sa isang puno habang nakatingin sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Eric dahil iba ang itsura nito. At nang mapansin ng babae na nakatingin sa kanya si Eric, kaagad itong nagtago. Nanayo ang balahibo ni Eric dahil matapos niyang makita ang babae. Sunod-sunod namang nagpakita ang iba't ibang uri ng nilalang. May mga maliliit na tao na may pakpak ng tutube. May mga ugat na naglalakad
at ang higit na nakapagdala ng kilabot sa kanya. Nang makita niya ang isang malaking nilalang sa itaas ng puno. Muling natulala si Eric sa nakita niya. Nadat na naman siya ng matanda na nakatingala sa puno, kaya kaagad nitong kinuha ang kanyang pansin. Oh Eric, andito na yung tinapayo. Kumain ka na, nang mawala na yung kapraningan mo. Wika ni Tandang Dimas. Nabaling ang tingin ni Eric sa matanda. Pagbalik niya ng tingin sa puno ay wala na yung mga nilalang. Napaisip na lang siya na baka guni-guni lang ang lahat. At saka, gutom din siya. Kaya baka tama ang sinabi ni Tandang Dimas. Matapos kumain ni Eric ay kaagad na din siyang nagpaalam. Inihatid naman siya ni Tandang Dimas kung nasaan ang kanyang motor. At habang nasa kalsada, muli niyang tinignan ang bahay ng matanda. Ngunit hindi mo ito makikita dahil natatakpan ng mga kawayan. Hindi pa din makapaniwala si Eric sa mga nakita niya. Kaya't minabuti niyang araw-arawin ang pagdalaw sa matanda. Kadalasan ay nagdadala siya ng alak dahil mahilig uminom si Tandang Dimas. At habang nag-iinuman, isinisingit niya ang usapan tungkol sa panggagamot. Ngunit, sa hindi maipaliwanag na dahilan, kahit gaano karami ang inumin ng matanda, hindi pa rin ito nalalasing. Samantalang siya, halos makatulog na lang sa kinauupuan niya. Ang balak kasi ni Eric ay lasingin ang matanda upang magkwento ito tungkol sa mga lihim niya. Ngunit, palagi siyang nabibigo. Hanggang sa dumating ang isang araw, masyadong napasarap ang kanilang inuman. Nalasing ng gusto si Eric. Hindi na ito makalakad sa sobrang kalasingan, kaya't nagpa siya na lang si Tandang Dimas na doon patulugin ang binata. Ipinagbigay alam niya ito sa mga magulang ni Eric. Ngunit ang hindi alam ni Eric, ang pagtulog niya sa bahay ng matanda ang magbibigay daan upang mas makilala niya ito. Habang mahimbing siyang natutulog sa lapag, naalimpungatan siya dahil sa kalampagan ng mga kagamitan sa kusina. Natila ba may mga plato at kalderong naglalaglagan? At dahil alam ni Eric na matanda ang kasama niya sa bahay, kaagad siyang lumabas ng silid upang tignan kung ano ang nangyari. Pagdating niya sa kusina, nakakita siya ng isang taong nakatalikod habang pinupulot ang mga nahulog na kagamitan. Alam niyang hindi ito si Tandang Dimas, kaya't kaagad niyang kinausap. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Eric, ngunit laking gulat niya nang humarap ang nilalang. Iba ang itsura nito. Meron itong isang mata sa gitna ng kanyang muka at wala itong bunganga. At merong ding tinik ang kanyang ulo. Nanlambot ang tuhod ni Eric ng mga oras na yon. Hindi niya inaakalang makakakita siya ng ganung uri ng nilalang sa loob mismo ng bahay ni Tandang Dimas. Dahil sa sobrang pagkatakot ay nahimatay si Eric. Nagising na lang siya nang makaramdam siya na merong tumatapik sa kanyang pisngi. Pagdilat niya ay nakita niya si Tandang Dimas. Pagbangon ni Eric ay napatingin siya doon sa bintana. Umaga na ng mga oras na ito. Bigla niyang naalala ang nakita niya, kaya kaagad niya itong sinabi kay Tandang Dimas. Manong, may ibang tao po dito kagabi.
Ano po eh, may nakita po kung... Ano ba yun? Halimaw? Wika ni Eric. Ano ka mo? Ano bang nilalang yung nakita mo? Tanong ng matanda. Ano po eh, may isang mata po siya sa gitna ng mukha. May tinik po sa ulo. Nakakatakot po yung itsura niya, Manong eh. Saka teka, nasan po ba kayo kagabi? Tanong ni Eric. Huminga ng malalim si Tandang Dimas at nagsalita. Ay, siguro nga wala na ding dahilan para itago ko sa'yo kung anong hiwaga ang meron sa bahay ko. Eric, isa kong babaylan. Ang mga nilalang na nakikita mo ay hindi guni-guni. Sila ang mga katulong ko sa panggagamot. Sila din ang nag-aalaga ng mga halamang gamot. Sa makatawid, kaibigan ko sila. Kaya wala kang dapat ikatakot. Pagpapaliwanag ni Tandang Dimas at muli siyang inaya sa likuran ng bahay. Paglabas ni Eric ng pintuan, namangha siya ng gusto. Dahil ang nakikita niya ay isang napakagandang lugar. At napagtanto niya na nasa ibang lugar na siya. Hindi na ito ang likod ng bahay ni Tandang Dimas. Oo, Eric. Tama ang iniisip mo. Ang bahay ko ay isang lagusan papunta sa mundo ng iba't ibang uri ng elemento. Ito ang dahilan kung bakit ako nakakakuha ng mga pambihirang halamang gamot. Tumingin ka sa paligid, Eric. Pagmasdan mo ang ganda ng kabilang dimensyon. Wika ng matanda at kaagad namang inobserbahan ni Eric ang lugar. Bagaman natatakot at naninibago, nangibabaw sa kanya ang pagkamangha. Napanganga siya ng dahil sa kagandahan ng lugar. Tandang Dimas, nasa paraiso po ba ako? Ang ganda! Ibang kataimikan sa kapayapaan po yung nararamdaman ko eh. Wika ni Eric. Laking gulat ng binata dahil nagbago ang boses ni Tandang Dimas. Hindi ito paraiso, Eric. Ito ang mundo ng mga elemento. Pinangangalagaan ko ang mundong ito. Hindi lang ako basta manggagamot, Eric. Isa kong tagapamagitan. Isa kong gabay ng kalikasan. Wika ni Tandang Dimas at nang lingunin siya ni Eric, nakita ng binata ang isang matipunong lalaki na merong hawak na gininto ang tungkod. Teka, ikaw ba si Tandang Dimas? Tanong ni Eric. Oo, Eric. Ako nga ito. Ang nakikita mo ay ang aking espiritwal na anyo. Matanda ang physical kong katauhan sa mundo ng mga tao. Ngunit, dito sa mundo ng mga elemento, nananatili akong bata. Tugon ni Tandang Dimas. Namangha ng gusto si Eric sa mga nakita niya. Kinusot niya pa ang kanyang mga mata at kinurot ang sarili sa pag-aakalang nananaginip pa din siya. Ngunit, nang si Tandang Dimas na mismo ang bumatok sa kanya, doon niya napagtanto na hindi siya nananaginip. Ang lahat ng nakita niya ay totoo. Dako naman tayo sa limang shoutout. Pipili ako ng limang isa-shoutout ko ngayon. At shoutout kay Almar Brusas, kay Red Rivera, Albino La Chica, Donalisa Soleta, at kay Anan Gaulan. Maraming salamat sa pagko-comment sa ating video, mga kaninuno. At para sa mga gustong ma-shoutout,
Comment lang hashtag ang ninuno at shoutout ko kayo sa mga paparating nating videos. Yun lamang. Kita-kits sa susunod na episode ng ating kwento. Paalam. Bye!